Hello guys, this is Maying Norway and welcome to my channel. Happy Friday to everyone, Philippines, Norway and Kuwait. Sa buong mundo, happy Friday to all over the world. Over the world na lang. So ngayon guys, may isi-share ako sa inyo guys na mga bagay na napaka-importante sa akin at nakaka-inspire talaga siya guys, yung historia ng mga gamit na isi-share ko sa inyo. Napaka inspiring kasi mayroon siyang tatlong P. Ano yung tatlong P na yun? Yung pangarap, pagtitiis, at saka paghihintay. So yun ang isi-share ko sa inyo guys kasi mayroon yung mga bagay-bagay na minsan nangangarap tayo sa isang bagay pero kailangan din natin maghintay at magtitiis kung hanggang kailan siya darating. Kasi minsan yung mga pangarap natin sa buhay guys, hindi agad-agad dumarating. Minsan natatraffic siya o minsan dinibuild pa ni God. Kasi lahat naman tayo guys, may kanya-kanyang swerte. Hindi, huwag mong sabihin na wala kang swerte guys kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong swerte na binibigay ni Lord. Kumbaga, alimbawa, mayroon yung mga taong na maswerte sila sa mayaman, maswerte sila sa kaibigan, o ikaw naman maswerte ka naman sa pamilya, o ikaw naman maswerte ka sa trabaho, sa pera. So, hindi pari-pariya yung swerte natin, pero isa lang nakakaalam kung ano talaga ang kailangan natin at makakatulong sa atin. So, ngayon guys, kung bago pa kayo sa channel ko guys, please do subscribe Maying Norway para mapanood nyo kung anong isi-share ko sa inyo. So, keep watching guys! This is Maying Norway and welcome to my channel! Guys, mag-start na tayo guys. I-share ko na sa inyo yung sinasabi ko na mayroon siyang unforgettable memories sa buhay ko. Yung limang bagay na to na mayroon unforgettable memories sa buhay ko. So, i-share ko sa inyo guys yung istorya nito at para mayroon kayong matutunan at ma-inspire din kayo sa mga kwento ng mga limang bagay na to na i-share ko sa inyo. So, ngayon guys, mag-start tayo ngayon guys sa first bag ko na mayroon siya talang history na ito yung Speedy Bag 30. So, Louis Vuitton Speedy Bag 30, guys. So, ang kwento nitong Louis Vuitton na to, guys, is nung nagtrabaho pa ako sa First Class Alvero Martini, yung bag na may mapa. So, vintage bag din siya. Napakamahal talaga siya sa Kuwait. So, mayroon akong customer during the time. May customer ako na assign ako sa Al Ostura. Mayroon akong customer na may customer ako na pumasok. And then, regular customer ko siya actually. Lagi siyang bumibili sa akin. So, napalagay na yung loob ko sa kanya kasi always naman siya na lagi siya nagtumatawag sa akin pag mayroong discount o mayroong mga bagong darating na mga koleksyon. So, lagi ko siyang tinatawagan. So, napaka-open ko na sa kanya sa lahat ng bagay. Pero, hindi pa rin natin maiwasan minsan na ida-down tayo na hindi natin kayang bilhin. Which is, totoo naman na hindi ko naman talaga siya kayang bilhin. Bag 30 mo, diba? Diba, Speedy Bag 30 yan? Kasi mayroon din kami sa Alvero Martini ng Speedy Bag. Kaya, kilala ko yung mga style ng bag. So, sabi niya sa akin, oh, Speedy Bag to. Sabi niya ganun. So, sabi ko sa kanya, sabi ko, dito mo yan binili, madam, sa Kuwait. Sabi niya, hindi. Binili niya daw sa France. Sabi niya ganun. So, sabi ko sa kanya, siguro, madam, ang mahal niyan. Sabi ko ganun. Tapos, sinagot niya ako, which is na sinabi ko, siguro, madam, ang mahal niyan. Parang sabay na nag-assuming ako na gusto ko yung bagay na yan na hindi ko naman kaya. So, sinabi niya sa akin on the spot, yes, napakamahal niya. Sabi niya ganun. Sabi niya, mahal daw. Sabi niya ganun. Sabi niya, pero kung gusto mo, bumili ka na lang ng fake
Sabi niya ganun sa akin, kasi mura lang. Sabi niya ganun. So, naano ako sa kanya. Sabi ko, madam, kung bibili man ako ng ganyan, gusto ko na yung totoo. Kasi parang niloko ko din yung sarili ko kung fake lang. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, kasi napakamahal sa'yo yung pera, yung pinaghirapan mo mapunta ng dito. Which is, totoo naman siya. May point siya doon. Pero, yung dating niya sa akin is, kumbaga, sumatotal, underestimate niya na hindi talaga ako makabili, which is totoo yun, na hindi ako makabili kasi nga marami akong mga bagay-bagay na unahin bago tong bag na to. Kaysa bibili ako ng bag, wala naman ako makain at walang makain ng pamilya ko, diba? So ngayon, sabi ko sa kanya, nasada ko doon kasi akala ko yung parang nagtanong lang ako sa kanya, pero yung impact noon, parang dinown niya na ako. So okay lang ako doon. So pag alis niya, sabi sa akin ni Asma, sabi niya, Muriel, huwag kang paapekto sa sinabi ng customer. Sabi niya ganun. Sabi niya, positive lang, Muriel. Sabi niya ganun. Yung lahat ng bagay na pinapangarap mo, one of this day, nasa kamay mo yan. Sabi niya ganun. Yun talagang hindi ko makalimutan. Mega love shoutout, Asma, my dear friends from Moroccan. Thank you so much na in-inspire niya ako na yung mga pangarap ko daw darating din yan sa kamay ko. So ito na siya, guys, nabili siya ng asawa ko. At ang kwento nito, guys, nung kaya nabili ito ng asawa ko, guys, kasi nung pumunta kami ng Denmark, sa Denmark ko nabili. Nung pumunta kami, guys, ng Denmark, bali, dalawa kami ng kaibigan ko, nag-assume kaming dalawa na nanood ako nitong bag ng Louis Vuitton kasi may sila na limited edition. So, tingin ako ng tingin, so hindi ko na malayan, guys, nauntog ako doon sa crystal, tapos yung noo ko na oily, nandun talaga nakatatak sa crystal. So, yung asawa ko bala, nandun sa dulo, nakatingin sa akin. Tapos, nung pagtingin sa akin ng asawa ko, di napahiya na ako, pinunasan ko yung glass, pinunasan ko. Pero may tao doon sa loob ng loob dito. Ngayon, lumapit na kami sa asawa ko, sabi ng asawa ko, come inside, sabi niya ganun. Sabi ko, bakit? Pagdating doon sa loob, sinabi niya, choose whatever you want, sabi niya ganun. Choose whatever you want, so hindi na ako makapag-choose, gawa nga, sobrang saya ako na talaga mayroon na akong bagay na ganyan, talaga mabibili mo ako ng ganyan. So, parang na-amaze ako talaga na parang wow, parang dinala ako sa isang bagay na yun, tapos nandyan na yung akala kong hindi ko mabibili. So pumasok kami doon, nagsabi ako sa sales lady, sa salesman doon na I want Speedy. Kasi yung Speedy na yun is my history sa buhay ko. So ngayon, yun yung binigay sa akin, yung Speedy na Speedy bag. Yun, yung kinuha ko tong Speedy bag. Kaya ko i-share sa inyo, guys, kasi yung bag na to, kumbaga may history siya ng pagtitiis at saka yung pangarap at saka yung hinintay kung kailan. So mayroon siyang tatlong P. Yung kagandahan nito is ang nag-give sa akin yung asawa ko. Kasi yung asawa ko talaga, guys, nagsabi sa akin, yung words na sinabi niya talaga sa akin na in love talaga ako ng todo sa kanya. Yung sinabi niya na, it's your time, kung ikaw noon ang nagbibigay, ikaw naman ngayon ang tatanggap. So yun ang sinabi niya sa akin. So lahat pala ng mga nasa wishlist ko, yun yung pinamigay niya ngayon sa akin. Yung lahat ng mga dream ko, nakita niya pala doon sa isang small book ko na nakalagay yung mga dream ko. Yun yung din yung binibigay niya sa akin. So ito yung isa sa mga sa wishlist ko na binili niya. So yun ang storya ng Speedy Bag, Louis Vuitton Speedy Bag, guys. So proceed tayo, guys, sa isa namang history natin na may story din siya. Ito yung guys, yung Cartier watch. Yan. Yung Cartier. Yung storya naman ito, guys, ng Cartier, guys, is nung nasa Kuwait din ako. Kasi alam nyo kung bakit, guys, nag-umpisa ako na nag-dream ng mga brand. Kasi related ako sa mga ganong brand. Nagtatrabaho ako sa vintage brand. Kaya yung mga bagay-bagay na yun, natutunan ko na lahat. Na-a-miss na ako. Pero alam ko naman sa sarili ko, guys, na hindi ko talaga siya kaya. Hindi ko talaga siya afford. Kasi sa sobrang mahal, pwede siguro ma-afford ko siya kung talagang wala akong iniisip na obligasyon sa amin. Eh, hindi eh.
ang iniisip ko kasi yung obligasyon sa amin kasi nga breadwinner ako sa pamilya namin. Kumbaga nakasalalay sa akin yung kasaganaan ng pamilya ko. So paano ko ibibili yung mga bagay-bagay na yun na magugutom naman ang pamilya ko at saka ako. So inuna ko muna yung pamilya ko before na ako. Ang sabi ko pag kung para sa akin isang bagay na yan, kusa lang siyang darating. Yun yung lagi kong sinasabi sa akin. Kaya kayo guys, pag para sa inyo, isipin nyo, pag para sa inyo talaga yun. So itong kwento ng Cartier na to guys, lagi ko siyang pinupuntahan kasi beside ng trabaho ko, na malapit lang yung Cartier. So ngayon, lagi ko siyang pinipictura. May picture ako nito guys, pero hindi ko siya maano ngayon sa Facebook ko. Pinicturan ko to, tapos kinikip ko lang siya. Tapos minark down ko siya sa wishlist ko na ang gusto ko nitong dream na to. Pero hindi ko, sinasabi ko lang gusto ko, pero hindi ko naman talaga exactly iniisip na darating sa buhay ko. Yung dream lang, mangarap lang kayo. Kasi libre naman ang pangarap, diba? Libre naman ang pangarap. Kaya wala ang problema, mangarap ka, whatever kung anong pangarap mo, mangarap ka kasi libre lang naman eh. Kaya yun nga yung nangyari guys. So ngayon, itong watch na to, pinost ko to sa My D ko sa Facebook. Tapos, yung asawa ko, mayroon silang tour ng anak ko ng Absolutining Tour. Kasi dito sa Norway, pag may Absolutining Tour, yung tinatawag na Absolutining, yung parang closing school na, mayroon silang travel. So nag-travel ang asawa ko at anak ko sa Sweden. So ito pala, nakita na pala to ng asawa ko na nasa My D ko, in-screenshot niya. At ano, alam mo ba kung anong nangyari? 2 days ago, nagpunta na sila doon sa Sweden ng anak ko, mayroon siyang sinend sa akin na picture na Cartier. Hindi ko naman inilagay sa isip ko na bibilhan niya ako ng Cartier at wala talaga sa isip ko kasi ito lang naman ang ninaydi ko. Pero ito talaga nakalagay sa wishlist ko, yung Cartier na to. So ngayon, nung nagulat na ako nung pagdating niya, sabi niya sa akin, happy first anniversary. Sabi niya ganun sa akin. Happy first anniversary, itong binigay niya. So na-shock ako. Sabi ko, talaga, nandito na talaga sa akin yung bagay na to na nililista ko lang sa book ko. So, ang saya talaga guys, nakaka-amaze talaga kasi yung naghintay ka, nangarap ka, yung mangyayari talaga sa'yo. Kaya kailangan talaga natin guys, yung pagtitiis habang nangangarap tayo. Habang may pangarap tayo, sabayan natin ang pagtitiis at paghihintay. Darating at darating talaga yun. So ito siya guys, ito siya yung first anniversary na binigay ng asawa ko. At saka itong speedy bag ko, ito yung first Louis Vuitton in my life na binili talaga sa akin na talagang bago. Kasi mayroon ako dati guys na mga bagay na ganyan guys, yung bigay lang ng mga customer ko na pinaglumaan, na kung bibili sila sa akin ng bag, the same time yung mga lumang bag nila, binibigay nila sa akin. Pero worth it, masaya din naman ako guys kasi mga brand siya, kahit na luma na siya, at least brand siya. Kumbaga, hindi mo ito makukuha, girl. Ikaw pa ba ang choosy? Hindi mo tatanggapin? Siyempre, tatanggapin ko yun kasi napakasaya ko na binigyan ako ng ganong bagay, di ba? So, yun na guys. Ito yung bag na to. Ito yung Cartier na, yung Cartier na itong talagang gustong-gusto ko. Kasi sabi ko, bagay talaga siya sa kamay ko. Parang, alam mo yung nangangarap ka na walang katuturan yung pangarap mo. Hindi mo in-expect na darating talaga sa buhay mo. So yun ang sinasabi ko sa inyo guys, mangarap lang kayo ng mangarap. Kasi libre naman ang pangarap guys eh. So yan siya. Yan. So yun. So ngayon guys, after noon, hindi ano na siya, yung parang nakita niya sa wishlist ko, binigay niya din to. So ngayon, proceed tayo guys, nung may isa rin akong pangarap na yung ano guys, yung Gucci. Yung Gucci na yan, hindi ko na guys i-share sa inyo yung iba guys kasi yung iba na yan, mga ano ko naman yun. Itong Gucci na to guys, lagi niyang nakikita sa akin na gustong-gusto ko talagang style nito ng ano na to kasi yung sport ba siya na kahit saan ka lang magpunta, igaganon mo lang, iko-crossbag mo lang, lalagyan mo lang siya
So, nakita niya yan na may gusto ako. Nakalagay din to sa wishlist ko. Pero hindi ko kaya talaga, guys, kasi ang mahal niya. Pero mayroon akong ganito, pero hindi naman siya brand. Kumbaga, nabili ko lang siya sa gilid-gilid. Kaya nung nakita to ng asawa ko sa wishlist, hindi ko alam kung nakita niya rin sa wishlist ko. Ito yung binigay niya sa akin nung ano namin, yung wedding, yung kasal namin, 'di ba? Sa kasal magbibigay ng gift. Ito yung binigay niya sa akin. So I was thankful, guys. Sabi ko sa inyo, guys, lahat mangarap lang kayo, libre lang ang mangarap kasi makukuha nyo talaga yung mga pangarap nyo. So ito yung kwento na to na dream ko rin siya na binigay din sa akin ng asawa ko. So ito siya yung crossbag na Gucci. Yung iba kasi, guys, hindi ko na siya i-ano sa inyo kasi hindi naman siya talagang history talaga. So ngayon, guys, yung pinaka last na, di ba, ano na siya, tatlo na siya, yung Louis Vuitton at saka yung Cartier at saka yung Gucci. So ngayon, guys, ito yung hindi ko na yan i-ano kasi hindi naman yan ano. So ito, guys, alam ko nakita nyo na to, guys, ang new bag ko. Itong kwento na to, guys, is napabili lang siya. Gawa nga pumasok kami sa Louis Vuitton na dinala niya ako papunta sa trabaho. Pumasok kami sa Louis Vuitton kasi may titingnan lang ako. Pero ang ginawa niya, uminom siya ng kape, naubos niya ang kape, kaya binili niya to. So ito yung nakaka-inspire kasi nahiya siyang lumabas. So ngayon may sikreto na ako sa asawa ko na pag may gusto akong bilhin, papasukin ko siya doon para makabili siya kasi nahihiya siyang lumabas kung hindi bibili. So ito naman siya, guys, may kasama siyang wallet. Itong wallet niya, yan siya yung mga dream ko. Mayroon din akong wallet na Gucci siya. May bag to na kasama pero hindi ko na siya i-ano sa inyo kasi yung mga moment lang talaga. Ito naman siya kasi ang wallet ko na to na Gucci, guys, is bigay to sa akin. Mega love shoutout, Leah Bulatin. Binigyan ako ni Leah ng bag at saka itong Gucci na to. Pero yung bag ko, nandun sa nanay ko. Tapos yung isang Gucci na wallet na leather is na-snatch yung dati. Kasi nung napunta kami ng Bacolod, kasama ang pamilya ko, na-snatch siya. Hindi ko na malaya na nakuha sa bag ko, na budol. So ito siya, hindi ko na ano sa inyo yung bigay sa akin ni Leia. Thank you so much, Nene. May ano na siya, 5 years na siya o to 6 years. So ito siyang kwento ng Miu Bag, guys, yung uminom lang ng kape at saka yung niregalo na rin sa akin. So yan siyang kwento niya, guys. So and the last, guys, ang panglima, guys, is yung dream ko rin siya, guys, na Rilo siya. Ito naman siya, guys, yung yan, Rolex. Yan. Itong kwento ng Rolex na to, guys, is yung bali pinicturan ko rin to, guys, at pino sa Facebook ko na sinabi ko 2014, sinabi ko grabe talaga ang mahal nitong Rolex na to. Sabi ko, Diyos ko, mabibili ko ba kaya yan? Sabi ko, pero walang posible. Nangarap lang ako, sabi ko. Nilista ko din siya sa wishlist ko. Sabi ko, gusto ko yung ganito kasi ang ganda niya. Sabi ko, taka, ang mahal, grabe. Grabe talaga, as in, ang mahal. So, yung nilista ko lang siya, pero unexpected, guys. Birthday ko last year. Ito ang binigay sa akin ng asawa ko is Rolex 18K gold and saka ano siya 2, 4, 6, 18 diamonds. Ang taas ng karats ng diamonds niya at saka mayroon siyang insurance. Insurance siya, guys. Ito yung binigay sa akin ng asawa ko na ito yung pinaka-dream ko 2014. Mayroon akong pictures nito na pinipicturan ko siya kasi parang na-amaze lang ako sa ano niya, na grabe Rolex. Pero ngayon, guys, andito na siya sa akin. So ito yung, guys, yung sinasabi ko sa inyo, mangarap lang kayo kasi libre lang ang pangarap sa bayan ng paghihintay at pagtitiis. So ngayon, ang nangyari sa akin, guys, lahat ng mga pangarap ko is nakuha ko na. Mayroon din akong iba-ibang pangarap na hindi pa rin nakuha. Pero still pa rin ako nangarap at maghihintay at magtitiis kung kailan ibibigay sa akin ni Lord. Kasi may kasabihan tayo na kung para sa'yo is para talaga sa'yo.
Yun talaga yung ginagamit ko sa sarili ko. Hindi ko kinukuha ang isang bagay na hindi para sa akin. So ngayon guys, ito yung pinaka the best na binigay sa akin ng asawa ko na hindi ko talaga, kasi imaginein mo guys, with ano siya, insurance. Kasi just in case mawala siya, is maibabalik, mababayaran siya. So yun siya guys, yun siya. So yun ang kwento ni Maying Norway sa limang brand na pinakita ko sa inyo guys. Supposed to be, sa ngayon guys, masasabi ko na guys na mabibili ko na yung mga gusto kong brand. Kasi nga, gawa nga yung hard work din ako, nagtatrabaho din ako. Pero hindi ko iniisip yun guys, bilhin lahat. Kasi nga, gawa nga mayroon akong pamilya na umaasa. May mga pamangkin akong nag-aaral. So, yung, pero meron akong nabibili, hindi ko lang na-i-share sa inyo. Kasi yung mga bagay na yun, wala, binili lang ng gusto ko. Binili ko lang siya sa which is na nakita ko. So ngayon guys, ito yung limang bagay na sinasabi ko sa inyo na mangarap lang kayo na mangarap at walang imposible sa pangarap. Lalo na sa bayan ng dasal at paghihintay, pagtsatsaga, darating at darating sa'yo. So ngayon guys, sa mga single mom dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi dati si Maying Norway is single din. Na lahat na ranasan ko sa buhay ko guys, hindi naman ako da guys, ipokrita guys, pero lahat, hindi tayo perpekto, lahat na ranasan ko rin sa buhay ko, pero determinado tayong maghintay, ibibigay sa atin ni Lord yung para talaga sa atin. So ngayon sa mga single mom dyan, positive always, darating at darating sa inyo. At sa mga nangangarap dyan, patuloy lang kayo mangarap kasi walang imposible sa mga pangarap guys. So ngayon guys, na-share ko na sa inyong limang bagay na napaka unforgettable moment talaga sa akin, na may istorya talaga sa buhay ko. So I hope na nagustuhan yung video ko guys. Hindi ko to pinapakita sa inyo guys na para ipa-impress ko, hindi. Pinapakita ko to sa inyo para magkaroon kayo ng idea at inspirasyon na kung mangarap ka pala, is may tendency darating sa'yo at ibibigay sa'yo. Mangarap lang kayo kasi libre naman mangarap eh. Hindi naman kamahalan mangarap. Mangarap lang, mag-build ka, mag-create ka ng sarili mong pangarap. At the end of the day, magugulat ka na lang ibibigay sa'yo ni Lord. Kasi minsan guys, nagdadasal tayo ng isang bagay, Lord, gusto ko ng ganito. Hindi ka agad binibigay ng Diyos sa atin yung mga dasal natin. Bagkus guys, binibigay yan kung ano ang talaga para sa atin at para sa ikakabuti natin. More pa dun sa dinasal mo. Kung talagang bigyan mo talaga siya ng taintim, yung talagang pursigido ka talaga sa buhay, huwag kang maghintay. Huwag mo sabihin na antayin mo yung swerte mo. Hindi darating ang swerte kung hindi ka kakayod. Darating ang swerte mo kung ikaw mismo kumayod, kasi nandyan lang siya sa likod mo, nandyan lang si Lord sa likod mo na umaagapay sa'yo, na ibibigay lahat ng pangarap mo. So yun ang sinasabi ko sa inyo guys, si Maying Norway guys, punong-puno ng pang-alipusta ng ibang tao, pero andito pa rin ako still na nakaupo kasi alam kong kaya ko. Si Maying Norway na laging sinasabihan bobo, si Maying Norway na laging sinasabihan na makapunta kaya yan sa abroad, kung hindi, kung makapunta yan ng abroad na napakabobo yan. Siguro pag pumunta yan ng abroad, magpapaputol daw sila ng tinggil. Pero nandito ako guys, nasaan ako ngayon? At saka mga sa mga taong nag-alipusta sa akin, sa mga taong naghamak sa akin, maraming salamat sa inyo, hindi ako galit sa inyo, bagkos masaya ako dahil tinulungan nyo ako para marating ako kung saan ako ngayon. Sa mga taong tumulong din sa akin, maraming salamat, hindi ko kayo makakalimutan, at kung hindi ko man sa inyo na iparamdam na hindi ko kayo nakalimutan, pero ang sinasabi ko lang sa inyo, dinadasal ko kayo lagi na sana nasa mabuti kayong kalagayan, kasi hindi naman ako perfecto guys eh. May mga tao din na tumulong sa akin, nagpapa-thankful din ako sa mga taong tumulong sa akin. So thank you for watching guys, and I hope you like my video. Comments down below, and see you the next vlog again. Bye! Maying Norway po, bye!